Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. Pagsusuot ng shades o sunglasses, nakaiiwas sa pagkakaroon ng wrinkles, ayon sa eksperto. Pinakamagandang oras para mag-aral, alamin. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pag-inom ng tubig na nasa plastic bottle, maaaring makasama sa kalusugan ayon sa pag-aaral. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga paraan para makaiwas sa heat stroke, alamin! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja, Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. Alang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil Pilipinas, 4 na minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute, programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso, tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV, at live din sa Facebook, YouTube, at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Ascenso.
Asenso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Ka Henry Uri po, are. Kumusta po kayo? At sa oras pong ito, muli tayo mag-aaral tungkol po sa pag-negosyo ng agrikultura. Ang atin pong makakasama, of course, ay ang Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute, si Ma'am Nyet. Sa iyo, Ma'am Nyet, magandang hapon. Magandang hapon, Henry. Kumusta ka? Not okay, but I have to be okay. alam mo naman ninyo, tayo mga magsasaka. Kahit medyo may konting karamdaman pagkakailangan pumunta sa ating mga bukirin, ay pipilitin natin na makita ang ating mga pananim. Kaya ngayong hapon ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa dried gabi leaves. Man, sarap na rin laing, ano? At napakasarap na rin gulay. Pero bago ho yun, pag-usapan muna natin yung... kasi ngayon, Ma'am Nyet pala, ay pagdiriwang ng... Ang buwan ng mga magsasaka at mangingisda, Ka Henry, ang buwan ng Mayo. At may tema ngayong taon na pagpupugay sa mga masisipag na magsasaka at mangingisda. Nakatuwang natin tungo sa bago, masaganang bagong Pilipinas. Apo, at anong tawag rin eh? Pinagdidiwang natin, ano ho, tama naman, sapagkat... mahirap pa kung itong ating mga magsasaka at mangisda hindi natin kikilalanin, no? Wala tayong may pagmamalaki kasi kahit pa dilata yan, galing yan sa kanilang dugot pawis. Kaya ang ating episode ngayon ay sinong ating makakasama? Taga Bicol, ma'am? Yes, Ka Henry, kasama natin ang ating team mula sa Agricultural Training Institute sa Regional Training Center natin sa Bicol sa pamumuno po ni Center Director Elsa Parot. Magandang hapon, Miss Elsa. Maraming salamat po sa binibigay ninyong episode ngayong hapon dito sa AgriAssen. So of course, kasama din Ka Henry ang ating Section Chief sa Information Services na siyang nag-coordinate nitong buong episode natin ngayong hapon, si Miss Prime Imperial. Ako'y tumindig lang at mas masarap mag-sermon nang nakatayo. Medyo mahirap ang nakaupo. Mahirap mag-misa nang nakaupo. At masakit po ang tumatanda na talaga mamaya. Talagang namimitig na ang mga kasukasuan. Anyway, bago ho yung ating topic, ang ating pong pag-usapan muna ay yun pong tungkol sa naging paksa ninyo with our guest last Saturday, duck egg production, ano ho, and processing, ano ho. Yung tungkol sa pagpaparami ng itlog ng itik. Nakasama natin si Doc. Nakasama niyo si Dr. Rene Santiago, ano ho. Si Dr. Rene ang chief ng National Swine and Poultry Research and Development Center. Malapit sa amin sa San Antonio, Tagalagalag pala ito. Ma'am, sa Pilipinas, 90% ano ang binabanggit na figure? 90% pa, Henry, ang pag-iitikan. Ang purpose niya ay para sa itlog, no? Yung ating ginagawang balot at saka itlog na maalat. Kasi sa ibang bansa daw, ka Henry, pati yung duck, para sa kanyang meat, yun yung mga Peking duck, yung ganon. Pero dito sa Pilipinas, karamihan ay para sa itlog. Oo. Bakit nga ganon? Bakit pagka sa mga piyastahan, wala naghahanda ng Peking duck. Samantalang, 'di ba, sa ibang bansa yung Peking duck napakamahal. Napakasarap pa ng kanilang ginagawa. Sa ngayon pala, mayroon pa lang pinopromote ang paggamit ng local breed na tinatawag na Itik Pinas. More than 70% ang production rate whole year round kumpara sa dating native breed na 50 to 60%. Ano itong Itik Pinas, ma'am?
Ka Henry, yung itik Pinas, yun ang local breed ng itik na in-improve na ng grupo nila Dr. Rene Santiago gamit ang siyensya na may mas maganda daw ang performance. Oo nga naman, kasi from 50% to 60% ay naging 70% na ang production performance niya, na talagang nakaka-adapt siya, ka Henry, dito sa ating local conditions at saka sa temperatura natin dito sa Pilipinas. Mas resilient din daw ito sa sakit kumpara sa mga commercial chicken na layer o broiler. Ayo, kaya binahagi ni Sir Rene ang mga dapat tandaan sa pag-aalaga po ng itik tulad ng pagbebentahan ng produkto o lalo na yung fresh egg. Dapat din magandang lahi na gagamitin. Pagdating sa pakain, Ma'am Nyet, Sa pakain naman, ka Henry, dapat tamang pakain lamang tulad ng duck layer pellet o yung mga kadalasang nakakain sa palayan, kasi di ba karamihan ng mga itik ay sa palayan, no, yung pagkatapos ng anihan. Tapos ka Henry, meron din yung tamang pabahay, dahil ang itik ay kailangan ng tubig para maging maganda ang kondisyon at makapag-produce sila ng itlog. Ay, yung health management, para tuloy-tuloy at maganda rin ang pag-itlog ng itik, hindi pwedeng pababayaan mo lang pagka lagyan mo ng patubig at pabahay. Oo, kasi madaling dapuan ng sakit, Ma'am, ang itik sa aking pagkakaalam. Kanya dapat binabantayan ng kalusugan. Sa isang itik pala, ang minimum space requirements ay 3 square feet per head. Pero mas maganda pa rin daw kung mas maluwag at nakakapaglaro sa tubig. Oo, may productive life ding pinag-uusapan. Diba, Ma'am? Yes, ka Henry. Ito yung dati, diba, natanong natin to doon sa isa nating guest, kung gaano kahaba yung pagbibigay nito ng itlog, no? So, nasa 1 year to 1.5 years, pero maaari pa rin daw po itong mangitlog o maging produktibo hanggang 2 years, lalo na kung mataas ang bentahan ng fresh egg nito. So, 100 eggs ng itik, maaari raw kumita ba more than 3,000 pesos one month sa 100 ulo kung ang bintahan ng itlog ay 10 pesos to 11 pesos. At mas mataas daw ang kita kapag salted egg na ang gagawing produkto. Yun. Kung bakit talaga, Ma'am, iba talaga ang itlog ng itik. Masarap talaga kumpara sa itlog ng manokanho. Ngayon, kung may katanungan, magpadala po ng mensahe sa Facebook page ng National Swine and Poultry Research Development Center. May Facebook naman sila, ano po, at madali rin silang makakaugnayan. So yan ang ating naging paksa last Saturday. Samantala, narito ngayon ang ating Agri Balita. Mga balitang kailangan mo malaman sa Agri Balita. Agri Balita mula po kay Ma'am Nyet. Ma'am Nyet, go ahead. Maraming salamat ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Nitong nagdaang Lunes po ay formal nang binuksan ang Kadiwa Fair sa punong tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Quezon City bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Tampok dito ang mga sariwang gulay, prutas, coffee products, poultry products at iba pang mga processed goods. Hanggang May 31 pa po ito, kaya punta na po kayo. Sa darating na Lunes ay bibigyang parangal din ng ilang magsasaka at mangingisda sa isang seremonya na dadaluhan ni Senator Cynthia Villar, Rep. Wilfrido Mark Inverga at ang mga opisyal ng kagawaran ng pagsasaka. Uli po ay inaanyayahan ng lahat sa Dairy Fair ng National Dairy Authority na gaganapin sa May 31. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ang World Milk Day. Punta na po kayo sa Bureau of Animal Industry Grounds sa Visayas Avenue sa Quezon City sa May 31 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito po ay makakabili kayo ng mga fresh na gatas,
keso, yogurt at ice cream. Halina tikman ang dairy products mula sa iba't ibang kooperatiba sa Luzon. At para sa detalye, bisitahin ang Facebook page ng National Dairy Authority. At para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, bisitahin ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At narito naman po ang ilang announcements mula sa amin sa Agricultural Training Institute para sa ating mga ka-agri dyan sa Cavite at sa iba pang kalapit bayan. Magsasagawa po ang ATI Calabarzon ng Kadiwa Retail Selling sa darating na Martes sa May 28. At dito po ay makakabili kayo ng mga sariwang prutas, gulay at iba pang produkto sa abot kayang halaga. Tampok din dito ang AgriKids Farm Tour at ang seminar on container gardening. Magsadya lamang po kayo sa ATI Calabarzon Compound sa 13 Martires, Cavite. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang kanilang official Facebook page sa @ATI Region 4A. At sa mga kasama naman natin dito sa Metro Manila, kayo ay inaanyayahan sa Pistang Ani ng Bayan Marketplace and Urban and Peri-Urban Agriculture Expo ngayong darating na May 31, alas 9 ng umaga. Tampok ang ilang mga exhibitors at ang community-based urban agriculture organizations, mga government agencies at iba pang mga agribusinesses. Ito po ay gaganapin dito sa amin sa ATI Central Office Compound. Kaya punta na po kayo at ito po ay bilang bahagi na rin sa pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon. Abangan ang iba pa naming announcements mula sa ATI. I-like ang aming Facebook page sa @ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lang ka Henry, maraming salamat! Thank you Ma'am Nyet, babalik po kami. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar! Kislap puti! PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones. ACS Illiones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MVC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MVC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio and Radio Nati. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, Kumeya. Ibig ko sabihin masarap talaga. Kumeya 3Q Bihon. Masarap talaga!
galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for every day. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kinta na to the max, ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Matinding init, maaaring makaapekto sa ating pag-uugali at paggawa ng desisyon ayon sa pag-aaral. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Mga dapat gawin at iwasan tuwing mainit ang panahon, alamin. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan. 2 minutes after 3 o'clock, narito muna ang ating Agri... ang ating agri-tip number 1, info. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Tekno-Tip. Ang gabi o taro ay isa sa pinaka-importanting root crop sa Pilipinas. Ito ay may kakayahang tumubo kahit sa marginal o sub-marginal areas. Maari rin itong i-cultivate sa upland o lowland areas kung saan ang pH level ng lupa ay nasa 5.6 hanggang 6.5. Tandaan na dapat ay walang weeds o damo sa lupang pagtataniman para wala itong kakompetensya sa sustansya. Subukan na ang pagtatanim ng gabi. At baka para sa'yo, ito'y meant to be. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Alright, Ma'am Nyet, balik tayo sa ating palatuntunan. Pakilala niyo na po ang ating panauhin. Yes, Ka Henry, magandang pag-uusapan natin ngayon, gabi. Tungkol sa dried gabi leaves. At ang maganda dito, Ka Henry, kasi nakakapag-export na sila
no, ng God Believes. So ang makakasama natin ngayong hapon walang iba kundi ang may-ari ng De La Verges Agri Farm sa Bula, Camarines Sur. Ka Henry, sila ay ano ATI Certified Learning Sites for Agriculture ng ATI. Bula o Bulan? Accredited sila ng TESDA Farm School sa Organic Agriculture at accredited din sila ng Food and Drug Administration para makapag-operate ang kanilang processing facility sa dried taro leaves at saka meron din silang Certificate of Product Registration kaya pala nakakapag-export na sila. Isa silang PhilGAP Certified for Taro na issued ng Bureau of Plant Industry. Ka Henry, makakasama natin ngayong hapon si Sir Ray De La Verges ng De La Verges Agri Farm. Magandang hapon, Sir Ray. Welcome po sa Agri Ascenso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. At sa ano, sa tagapakinig at tagapanood ng Agri Ascenso. Opo. At sa aming ina ng ETI Bicol, Ma'am Elsa, at sa bumubuo ng team ng ETI Bicol Technical, Ma'am Prime and Sir Chan. Opo. Magandang hapon po. Good afternoon, sir. Sir, tama ba, Sir Ray? Bula, hindi bulan. Bula. Bula. Bula po. Bula. Ayun, yes, nalito ako. Kala ko bulan eh. Kasi may bayan din sa Bicol na bulan. So ito pala ay bayan ng isang bayan sa Camarines Sur, Bula. Opo. Ayun. Okay. Tinawag po itong De La Verges. Kasi yun ang apelyido po ninyo. Tama po ba? Yun po yung apelyido namin. Apo. Yun. Teka muna. Umuulan ba dyan sa inyo? Hindi naman ngayon. Inuulan na ba kayo? Kagabi po, medyo malakas yung ulan. At pati ngayon pa, pakunti-unti na lang. Aba, ang ganda ng inyong negosyo. Gabihan. Ano ho? Oo. Kailan nagsimula itong inyong farm? At gaano po ito kalaki? Tsaka bakit ito ang inyong naisipang gawing negosyo? Nag-umpisa po kami noong 2016 ng pagtatanim ng taro dahil napagpintuhan lang kami nung ninong namin sa kasal na maganda raw yung potential ng taro. Kaya yun po, nagtanim agad kami. Ayun. Ma'am Nyet? Yes. Puro lang po ba gabi o taro ang makikita sa inyong farm o meron pa po kayong ibang mga tanim? Meron din pong konting gulayan at saka ilang hayop para doon sa testa namin. Pero lahat pong area devoted na sa ano, sa taro, sa gabi. Mm-mm. Yung 3.5 hectares, Sir Ray, talagang puro gabihan po yun? Opo ma'am, lahat po gabi. Ba? Oo, yung iba palayan, tubuhan, ito gabi naman. Gabihan naman, ano po. Oo. So ang inyong major crop talaga, ano, 3.5 hectares, puro gabi. Ano to? Bakit may swimming pool? May nakikita may swimming pool daw kayo? Yung ano kasi po, yung buyer namin, pag humingi ng farm visit, gusto rin naming maaliw sila dun sa lugar, sa farm. Kaya naglagay po kami ng konting amenities sa gitna ng gabihan. Aba, kita mo, parang may resort kayo sa gitna ng gabihan. Okay. Actually po, ayaw lang namin kung masayang yung tubig na pinapatubig agad sa gabihan, nilalagay muna dun sa swimming pool. Di po ba yung swimming pool merong chlorine? Hindi po kami nagwa-water treatment. Yung pagkagaling po mismo dun sa deep well, pagkatapos nung maligo, yun po yung pinapatubig namin dun sa gabihan. Ah, okay ha. Patipid. Oo nga naman. Pero so ibig sabihin, may mga naglalangoy pong mga bisita pag pupunta dyan? Booking lang po, sir. Pag ano, hindi naman siya open talaga sa lahat ng oras for public. Pero yun nung mga tubig sa gabi, hindi ba maganda rin palanguyan ng hito at dalaghuyan? Dati po nag-enter ano kami, yung mga itik, pinapa
pinapaano namin diyan sa ano, diyan sa Gabi para kinakain nila yung mga kuhol. Pero ngayon wala na, puro Gabi na lang talaga. Puro Gabi na lang po. Oo. Teka, yung nakikita ko talagang parang palayan din. Hindi ho pala yan dinidilig lang, talagang kailangan nakalubog din sa tubig pag bagong tanim ho? Kailangan pong ano, kailangan pong 45 days, wag muna siyang tubigan, patubigan para hindi kainin ng kuhol. Pero after 45 days po, pupwede na para malunod yung damo. Ayun, pero kain rin lang, bakit po Gabi? Bakit sa lahat ng pwedeng pasukin ay Gabi po? Imagine 3.5 hectares ng Gabi. May market po ba kayo dito? Ito po ba ay naging source of main income po ninyo? Anong 2016 po, sa totoo lang, wala pa kami, ano, hindi namin inaasahan na makukuha namin yung market ng Gabi dahil napagkwentuhan lang nga kami nung ninong namin sa kasal. Pero pagpasok nung 2017, medyo lumaki yung demand. So kaya yun po, palawak na din or nag-extend kami ng ano, nag-expand kami ng taniman hanggang sa ano, naghanap rin kami ng mga contact grower. So yun po yung pigko-consolidate namin maliban doon sa 3.5 hectares na sa sariling tanim namin. Teka po muna, talagang maraming bumibili ng dahon ng Gabi ho. Dito po sa amin, yung na-produce namin sa loob ng 3.5 hectares, nagko-consolidate din kami ng more or less nasa 20 hectares na Gabi. Aba? Din. Pero kulang pa po yung supply natin. Aba, teka muna po, mayroon bang factory ng laing? May factory ba ng laing, Ma'am Yet? Kasi bakit ang dami? Akala ko ang laing yung mga... Marami po. Henry, saan ang market niya? Bakit ganun? Imagine mo, 3.5 tapos kulang pa yung 20. Sabi po ninyo, nagko-consolidate ng around 20 hectares. Saan po ba market niyo? Bakit parang ang laki-laki po ng pangangailangan? Mm-hmm. 90% po nung napoproduce namin, may mga export buyer din kami. Yung 10% local. Yun po yung mga sinusupply dyan sa mga resto sa Manila, sa mga market. Kasi may mga restaurant din, ma'am, na talagang may specialty din nila ay Gabi. Oo, yung laing, oo. Pero natin, yung sa export. Kasi nga po sabi nyo nakakapag-export po kayo, tama po ba? Anong mga bansa? May mga export buyer po tayo na sila po yung naglalabas mismo ng ano, ng produkto. So nilalabas po yan sa US, sa UAE, sa Europe. So yun, yung iba po hindi rin namin alam kung saan na bansa na pupunta. Sir, yung ang ine-export ba natin ay yung laman ng Gabi o yung dahon lang? Yung dahon lang po, yung tuyong dahon, yan po yung mas kilala diyan sa Manila na laing. Ibig sabihin, may mga bumibili ring mga foreigner pala. Ano kaya ginagawa nila, Ma'am Yet? Kasi, laing din ba? Pero kasi pag nagpunta naman tayo sa ibang mga, walang masyado nagsiserve ng laing maliban sa mga Pinoy restaurant, hindi ba? Ano kaya ginagawa nila sa dahon ng Gabi? Makikita po natin yan sa mga Asian store din. Maliban dyan, yung ibang ano natin, ibang lahi, natututo na rin kumain na o gumagulay ng ano ng laing, ayun, ng taro. O hindi bali, mas maganda yan. Good problem yan. Ika nga, Ma'am Yet, ano? At least, kung ubukas na yung export industry natin, talagang kukulangin kayo sa kuwan. Kukulangin kayo sa supply, ano ho. So dyan ba sa inyo, matanong lang namin ni Ma'am Yet, marami na ba dyang nag-ship from, yung iba kasi, palayan, ginawa ng gabihan, o halamanan, ginawa ng gabi. Marami na? Marami nang lumipat sa pagtatanim ng Gabi?
Marami na po dahil nung 2016 pag-umpisa namin, nung maghanap po kami ng contact grower, isang ano, may isang munisipyo kaming pinuntahan, yung 40 kilos for one week, ang hirap pong mailabas. Pero ngayon, 2 tonelada sa isang linggo, basta mainit yung panahon, maganda, okay na po. Ibig sabihin, habang mayroon pong buyer ng produkto ni farmer, tuloy-tuloy po yung pag-expand ng mga taniman nila. Mm-mm. 2 tonelada ka, Henry, sa isang linggo yon, Sir Ray? Opo, pag maganda po yung panahon. Wow. Teka muna. Tapos lahat po yun sa market ninyo. Opo. Teka muna, ma'am. Mukhang magandang negosyo nga ito, ah. Pwede ba naming matanong sa inyo? Sa isang ektarya, magkano ang puhunan at magkano rin ang posibleng tubo sa isang anihan? Yung isang ano po, sa buying namin ngayon, yung isang ektarya, yung pinakamababang estimate ng ani, sabihin natin 1 tonelada. So sabihin natin mga nasa 15,000 yung kita bawat ani. So 2 beses po kami nag-aani sa isang buwan. Ibig sabihin sa isang taon, almost 20 times kaming nakakaani. 20 times? Sa 20 na yon ka, Henry, times 15,000, sabi ninyo, kada ani. Opo. Ilan yon? Aba, 300,000 yan. Tama ba? Sa isang taon. Yan po yung pinakamababang estimate dahil yung isang ektarya po, pag maganda yung patubig, inaabot po yan ng 1 kalahati at 2 tonelada bawat ani. Eh di, ibig sabihin pala, Ma'am Niet, yung talagang ano, maliit na kita na yung 300,000 kada taon sa isang ektarya. Ano na po yun? Net na po yun? Net? Apo. Ay, kaya pala naman. Ah. Ang puhunan naman ho noon, magkano? Puhunan po, yung katulad nung pag-land prep ng palay, kung meron ka rin lang naman pang tanim na, yung mga supling, yun na po yung halos walang puhunan ka sa planting materials. Pero kung wala pong planting materials, yun talaga yung first time, one-time investment mo. Ah, kasi bibili ka lang sa una, tapos yun na lang ang papatubuin mo, doon ka na rin kukuha ng pananim sa susunod na cropping. Opo, tama po yun. Yung supling niya po, after 5 months... Oo, nagsusuwi yan eh. Madaming sumuwi din ang gamit. Supling po siya after 5 months. Oo. Yung supling po na yung wala sa guhit, wala sa linya, yun po yung i-transplant yun na naman doon sa panibagong area. Oo. Kaya madali pong mag-expand. Kaya tandaan mo, Ma'am Niet, pag wala na sa linya, gusto nang magsarili niyan. Oo. gusto niya bumukod. Ang ayaw niya. Tanong ko lang, di ba po nagtanim ka, okay na, plant na may planting material ka, nagtanim ka, yung ganon. Forever po ba yan? Or kailangan palitan tuwing kailan? Magpapalit ka po niyan after one year. So, ibig sabihin, pagkatanim mo po, mag-antay ka ng 45 days, pruning na yan. Unang harvest mo na. Then, mag-aantay ka na po ng 15 days. Every 15 days po yung harvest. Hanggang hindi lumilit yung dahon. Usually po, lumilit yung dahon after 1 year. Panibagong land prep na naman. Okay. So parang every year pong magla-land preparation. Ganun po ba? Opo. Once a year lang po. Ay, maganda to ka, Henry. Kaya nga. isang puhunan sa isang taon. Eh kaya no? Lang. Tapos every 15 days, tama po ba, ay nakakapag-ani na? Opo. So yung ano po, yung lahat ng nakatanim, halimbawa, more than a year na siya, maliit na yung dahon, putulin nyo lang po, igilid nyo lang, then i-land prep nyo ulit, yun pa rin yung pantanim nyo. After 45 days, may dahon na naman yon. Oh, eh kanya lang ho, Ma'am Niet, yung patubig yata riyan, kailangan maayos yung irigasyon, tama ba? Opo.
Oo. Kasi mukhang ano, matakaw ba sa tubig ng gabi? Tamang ano lang po, tamang kailangan basa lang siya. Kaya lang kung bakit kailangan natin ng sufficienting tubig, dahil yung pamatay ng damo, kailangan lunurin siya. Dahil kung hindi, pag nadamuhan po yung gabi, natatalo at biglang lumiliit. Sige, i-summarize nga natin kung halimbawa yung sa mga interesadong pumasok sa yan, gabi farming, no? Lalo na at parang napaka-promising niya. Ano po yung tamang pamamaraan? Kagaya ko, bago ako, ano po yung mga step-by-step na susundin ko para dyan sa pagtatanim ng gabi? Yung pagtatanim po ng gabi, kumbaga hindi naman siya masilan dahil nakikita nga natin dyan sa bigla na lang tumutubo. Kaya lang, pag gusto po natin mas mag-volume, mas madami, kung ano po yung gabi na meron sa lugar, yun na po yung padamihin natin. So at least po, kusa na siyang tumutubo mismo dun sa lugar na yon. Ang gagawin lang na po natin is yung management na maganda yung patubig, yung mag-harvest, at saka yung sa processing po, yung pagtutuyo ng dahon. Yun isa pa. Kailangan po ng pataba? Once lang siya, pag land prep, yung chicken manure, yun po yung lalagay namin. Pero yung mga mamimili ho ba, hindi ba sila particular masyado o mapili at ma-stricto sa dahon? Kailangan ganito kalapad ang dahon, ganito kanipis, ganito kasariwa? O hindi na kasi pag natagtad naman yan at natuyo, hindi na nila malalaman? Mayroon po kami sinusunod na cut. Mayroon po kami shredder na hindi mo na kailangan mag-manual cut. Shredder na po siya, na pag pinasok mo doon, 2 to 3 inches na po yung cut niya. Yan na po yung standard. At yan din yung hinahanap ng export market natin. Kailangan maging 2 to 3 inches. Yung laki. Oo. At hindi mo makukuha yung 2 to 3 inches pag hindi malalapad at magaganda ang dahon. Opo. Oo, kasi pag maliliit ang dahon, maliliit din ang kwan, ang hiwa. Anyway, nako, ganda pa lang itong negosyong ito. Kaya naman siguro, ang dami na ninyong kwan dyan. Ang dami na ninyong kapitbahay at kababayan na nagtanim na ng gabi. Ano ho? Opo. Oo. Anyway, sige. Pero teka muna, pagbalik natin ma'am, ano bang mga tips na ba ibibigay ninyo sa mga gusto magsimula? Namimili ba ito ng lupa? Diba? Kailangan ba yung lupa? Pwede ba itanim ito sa ilalim ng Nyugan? Pwede bang itanim ito kasama ng iba pang mga anong tawag riyan? Sa mga bulubunduking lugar? Ha? Alamin nga natin, baka yung nakikinig sa atin eh, bigla na lamang maisipang mamnyat na magtanim ng gabi. Pero yung mga pasikot-sikot, may sukat ba ang bawat tudling nito? Dapat ba? May layo? Diba? May layo ba ang bawat tanim? Ilang taon, ilang buwan, ilang... May kumbaga ma'am, na-overripe ba ang dahon? Pagka ba hindi na cut ng ganitong buwan eh, hindi na po pwedeng mabenta? Oo. Anyway, at ito ba ay tumatagal sa init ng araw? At kaya ba nito ring mabuhay kung tag-ulan naman? Yan, babalikan natin yung mga tanong na yan. Sandali lamang po. We have 17 bago mag-alas 4 ng hapon. Ang balita. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Ako
Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Charm Fat Fun. Bangong gumagabloom. Charm Fat Fun. Gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With stained brush technology, gamit ay kabloom sa bango. Charm Fat Fun. Bangong gumagabloom. Charm Fat Fun. Gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong kabloom. ACS. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Laging mabilis na pagsagot sa text o tawag o tinatawag ding urgency culture. Maaaring magdulot ng burnout ayon sa pag-aaral. Friendship breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pomodoro Technique, epektibong paraan ng pag-aaral ayon sa eksperto. Ang Scene Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Mansanas, epektibong pampagising bukod sa kape ayon sa eksperto.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pagkuha ng larawan bago kumain, mas nakakapagpasarap ng pagkain ayon sa pag-aaral. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan. Now, 10 minutes before 4 o'clock, narito ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Mula sa Hilaga hanggang Timog, kilala ang ginataang gabi, laing at pinangat. Maaari ring magluto ng tinatawag na sinabawang gulay o dinindeng, lauwi, laswa o linapuwahan, gamit ang corn o laman ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, karaniwan din ang adobong gabi. Dahil sa mga lutuing ito, unti-unting nakikilala ang gabi maging sa international cuisine. Kaya naman, find your perfect recipe and satisfy your craving for gabi. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Okay, Ma'am Nyet, balik tayo sa ating programa. Kasama natin si Sir Ray. Sir Ray, yung tanong ko kanina, ang pagtatanim ba ng gabi na mimili ng lupa? Hindi naman po masyadong masilan. Meron din tayong upland gabi at mayroon ding ano, sa wetland, sa lowland. So kahit pero kailangan po nasa parang taniman ng palay, hindi pwedeng kahalo ng ibang puno. Pwede po siya pag upland po sa ilalim ng nyug. Kaya lang syempre kung magbabayad po tayo sa ano sa labor, mas matagal-tagal na yung pagkuha, pag-harvest nung sa ilalim ng puno ng nyug dahil malayo yung ano yung distance nila. Hindi katulad sa lowland, sa parang palayan. Magkakadikit. So isang daan mo lang, marami na yung harvest na makukuha mo. Ayun, mas matrabaho, baka mas magastos kapag nakahalo sa ibang halaman, ano ho? Opo, ganun nga po. Ayun, Ma'am Nyet. Yes, sir. Saan, aside dun sa export ninyo, sabi ninyo may 20 hectares na kayo ngayon na kumbaga ibang mga farms na kayo ang nagko-consolidate. Mga kailangan pa ba kayo? Sa base sa sa ngayon po, kulang na kulang pa yung supply natin. Ayan, mga taga Bicol ka Henry, baka pwedeng ma-encourage natin sila kasi sabi ni Sir Ray ay kailangan pa nila para sa kanilang market. Kailangan po ba galing ng Bicol? Mas kilala po kasi yung Bicol, pag sinabing laing, talagang ano, Bicol yung hinahanap. Oo. Iba ba ang gabi sa Bicol? Mas sa Bicol masarap daw, ka. Sa Bicol mas daw, masarap po, syempre. Pride yun ang Bicol. Sa Bicol daw, ma'am, pag bumabagyo, ang tutukudan muna ay sili at saka gabi bago pa ang bahay. Kasi ayun ba na yung gaya ng tanong mo kanina ka Henry, maselan po ba ito sa mainit o sa maulan? Mas maganda po siya sa maulan dahil mas maganda yung tubo niya. Maganda naman yung tag-init pag na-dry. Kaya ano po, pag medyo maulan, kailangan natin ng dryer. Pero pag mainit naman, yun, maganda naman po yung ano niya, yung quality ng dahon na natutuyo. Meron akong napakatagal nang gumugulo sa aking isipan, Ma'am Nyet. Nawala, ano yun, Kahen? Nawala pang nakakasagot nito, baka masasagot na ito ni Sir Ray. Sir Ray, bakit hindi nababasa ng tubig ang dahon ng gabi? Oo, no? Tama. Nung maliit pa ako kay Henry, wala. Parang yun yung ginagawang pampayong. Kahit pa bumabagyo, umuulan, bombahin mo ng tubig, tumatalbog ang tubig sa dahon ng gabi. Bakit, Sir Ray? Tama.
Baka alam ni sir. Hindi ko rin po alam, pero base po sa observation ko, parang may film siya na naka-coat dun sa ibabaw ng dahon. Oo. Bakit kaya? Kakaiba talaga yan sa lahat ng dahon, ma'am. Mm-hmm. Oo. Ay, dumudulas sa ka, Henry. Dumudulas lang talaga, oo. At hindi kaya si Ray yun ng Kwan? Hindi kaya yun ang kanilang parang siguro, baka yun ang kanilang anti, ano ba tawag doon, ma'am? Yung panlaban nila para maging resilient sila. Mm-mm. O kasi, di ba, baka doon ang gagaling yung kati para hindi sila kainin ng insekto. Kasi makikita mo rin, ma'am, ang dahon ng gabi, hindi masyadong kinakain ng insekto. Tama ba, Sir Ray? Sa amin po, base sa experience namin, yung wala kasing matitirhan yung, ano, yung insekto dahil 15 days, ubos lahat yung dahon, i-harvest lahat. Pero kahit Sir Ray... Pero pag lumampas po siya ng 15 days, medyo naninilaw yung dahon, hindi na po namin yung kinukuha. Naninilaw, pero hindi dahil kinakain ng insekto, ano ho? Ah, opo. Dahil lumampas siya dun sa, ano, sa maturity kumbaga, period niya. Kumbaga nahinug na. Eh kasi ma'am niya, kahit opo. Yung mga tinanim na gabi namin ng lola ko nung bata pa ako, wala akong nakikitang yung nangangat-ngat ang dahon. Di ba? Wala eh. Kahit yung tangkay niya, hindi kwan. O siguro nakakatihan yung ano. Pero magtataka... Hindi kayo atay. Ha? Yung tungkol po doon sa, ano, doon sa Makati. Yung Makati, o. Lahat naman pong gabi may oscillate na tinatawag. Pero pag pig dry po yun, paunti-unti natatanggal naman. At saka pagluto, naalis po yun. Oo, ma'am. Kasi pag ginataan mo ang dahon ng gabi na sariwa, Makati talaga. Pag hindi maganda ang pagpapakulo. Pero pag ito'y pinatuyo mo na, wala na. Wala na siyang kati. Oo. Eh bakit ba Makati ang dahon at laman ng gabi? Sabi naman ni Sir Ray, ano ba ito, napasukan kong ito? Hindi, ganito, ito na lang. Sabi niya, mayroon po kasi ano, alam ko. Mayroon pong oscillate yung ano, oscillate na characteristic yung gabi na yun yung meron sa kanya, kaya Makati. Pero once na deny siya, at saka dumaan sa pagluluto, natatanggal naman po. Teka pala, yung inyong mga pinagtanggalan po ng dahon, yung mga gabi ninyo hindi na po siya nagbibigay ng kwan, ang tag doon. Yung crop wala nang laman. Meron din po, kaya lang pag nag-harvest po kami ng ano ng dahon, hindi na maganda yung ano yung laman niya. Kaya pag yung gabi po, yung produkto mo is yung dahon, sinasacrifice mo po yung laman. Yun. Pero kung laman naman po yung gusto mo, may bayar ka sa laman, wag mo siyang kuhanan ng dahon. Alin ang mas magandang pagkitaan, yung dahon o yung laman? Sa amin po, yung laman kasi, alimbawa isang ektarya, sobrang dami ng laman, wala naman po kaming buyer. Ayun. Yung dahon po yung may buyer kami. Ayun. No. Ayos. Naku. Eh, depende sa buyer, ka Henry. Depende sa market. Sige, sumaigi naman at naging katuwang nyo na ho ang ATI. Sir Ray, ano ho? I think ang ATI malaking tulong po sa inyo rin. Opo. Oo. Okay, so para ho doon sa mga gustong magtanim ng gabi, ano po ang inyong maipapayo? Yung pagtatanim ng gabi, hindi naman po masilan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatanim. Ang kailangan lang natin, mahanap yung tamang market ng ating mga produkto. Nandiyan naman po yung iba-ibang ayunsa ng gobyerno, katulad ng DA, ng ATI, ng DTI na tumutulong sa ating mga magsasaka para mapalago yung agrikultura. Balita ako, masarap daw kayong magluto ng laing. Ako po hindi. Yung asawa ko po yung masarap. Ayun, balita ko nga po yung asawa ninyo, masarap maglaing. Pero hindi ho kami naniniwala pa ni Ma'am Nyet eh.
Oo, kasi hindi pa daw namin natitikman. Sir Ray, salamat po ng marami at good luck sa inyong negosyo. Maraming salamat din po sa inyo at sa ATI. Ayan. Alright, thank you mga kababayan. So, Ma'am Yet, ang nating nakasama. Yes, Ka Henry, maraming salamat Sir Ray. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa ATI Beacon. At kung interesado po kayo na makipag, kasi nagko-contract brewing din sina Sir Ray, baka gusto pa nila dahil marami pang kailangan. Sabi niya, hanapin niyo lang po sa Facebook, tama po ba? Meron silang Facebook sa De La Verges Agri Farm. Alright. Thank you, Sir Ray. Ma'am Yet, salamat po ng marami sa inyo. Maraming salamat, Ka Henry. Ka Henry, ano lang, commercial mula sa ATI. Yung ating mga online courses, ang aming e-learning portal sa www.elearn.e-extension.gov.ph at yung ating mga YouTube, yung learning videos po natin sa YouTube channel ng ATI Central Office. At kung meron pa po kayong katanungan at topic suggestions, tumawag po o mag-text sa 0920-942-4674. Yun lang Ka Henry, maraming salamat. Happy Saturday everyone. Thank at you. Magpagaling ka Ka Henry. Salamat po sa inyo. Ma'am Yet, thank you so much. Sumayin niyo na po ang Agri Ascenso. Si Ka Henry Uri po. Thank you. Mga balitang kailangan mo malaman sa Agri Balita. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. Champion. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At tuloy-tuloy.